Hi, this is Lito Mendoza. Kumusta po mga subscribers? And this is your real estate broker, real estate investor. Today, I have a simple topic to discuss with you. Do we need the geodetic engineer to survey the property? So, why we need the geodetic engineer to survey the property? So, kailangan natin yan para masigurado ang ating binibili ay tama. These are the following works that the geodetic engineer or surveyors will do for us. Number one, to survey the lot and check whether the said property or the said lot is the correct lot stated in the technical description. Yung titulo na sinabi binibigay sa'yo at tinitingnan mo, ay yun talaga ang lote. Minsan, pag tinuturo sa atin ng mga ng may-ari o ng real estate broker o real estate agents, minsan, yung katabi ang natuturo, hindi yung mismong lupa. Mas maganda nga, yun lang. Pero minsan, wala dun sa lugar na yon. Kaya siguraduhin na ang binibili ay tamang lote. Number two, to verify and check also the exact measurement of the lot. Para masiguraduhin, walang bawas, walang sobra. Minsan, bibili tayo, mga 2,000 square meter, yun pala lang ang mga ang lote ay na talagang lalagyan o yung sinusukat ay 1,890, kulang ng measure, sukat. Kaya it's better to resurvey and to have an exact measurement. Number three, to verify the orientation and all corners of the lot. So, kailangan ba siguraduhin na northeast, southwest, north, south, east, west. So, yan ang kailangan para ma-verify natin ang orientation ng lupa para masigurado na maganda ang kanyang harap. Ang maganda ang tatayubong bahay, ang orientation ng bahay ay maganda. So, the next, why we relocate the posts of the land. Kailangan i-relocate, tingnan kung meron pang muhon na naroon or land post. Kung wala na, ay lagyan para sigurado na susunod pag may gagawin na project ay madaling maging makita at guide ng mga engineers. So, iyan. At ang huli, number 5, is to prepare the plan, the lot plan. The lot plan will be used by the architect in the preparation of the building plans and of the fencing. So, iyan ang mga reminder na dapat gawin ng real estate investor bago bumili at bago magtayo ng bahay sa lupa na iyong binibili. So, yun lang. Maraming salamat. Sana may natutuwa kayo sa simpleng paalala o reminder sa mga real estate investor. I hope you will subscribe and share. Thank you. God bless.